This is Ishi once again, and I'm back with another blog about love. This time, pag-usapan naman natin ang mga two-timer. Before anything else, wala akong pinatatamaan dito ha. Ito eh yung kadalasan lang naman nangyayari. Reality kumbaga. Masarap mag-two-time, diba? Yung tipong dala-dalawa sila, tatlo-tatlo, minsan sampu-sampu ka nga eh. Pero minsan naisip ba natin kung ano epekto nito sa mga nasasaktan natin? Masarap mag-two-time. Pag natapos ka sa isa, lilipat ka naman sa isa. Tapos sa iba naman hanggang sa magsawa ka. Tapos iiwan mo lang. Kasi may nakita kang mas gwapo o mas maganda sa kanya. Minsan pag nag-away kayo ng number one mo, damay-damay pati yung second, third, and so forth. Kawawa naman sila, no? Samantalang wala naman silang ginagawa sa'yo kung di ang intindihin ka at mahalin lang. Bakit nga kaya masarap mag-two-time? Kasi hingga marunong makontento sa kung anong meron ng girlfriend or boyfriend mo? Kasi meron mas better sa present mo? O baka naman kasi selfish ka, ayaw mong i-let go yung present mo if it's for your own sake kahit nasasaktan mo na siya. Kasi ano? Kasi sarili mo lang iniisip mo. Eh paano kung gawin sa'yo yun? Sa tingin mo makakaya mo? Sa tingin mo okay lang sa'yo? Di ba masakit din? Tsaka saka mo malalaman na mahal mo pala talaga siya pag may mahal na siyang iba. Pag hindi na ikaw ang mahal niya. Guys, masarap pagmahal at mahalin. Sana lang, marunong tayong makontento sa ibinigay sa atin. Tayo-tayo na nga lang ang nagkakaintindihan. Tapos tayo-tayo pa ang nagtataluhan. Guys, wake up. Mahalin yung mga girlfriends, boyfriends nyo. Be loyal. Sorry sa mga natatamaan ko. Ginigising ko lang kayo sa matagal yung pagkakatulog. Baka kasi pagkising nyo, wala na yung taong nagmamahal sa inyo ng totoo. This is Ishi once again, and I'm back with another blog about love. This time, pag-usapan naman natin ang mga two-timer. Before anything else, wala akong pinatatamaan dito ha. Ito eh yung kadalasan lang naman nangyayari. Reality kumbaga. Masarap mag-two-time, di ba? Yung tipong dala-dalawa sila, tatlo-tatlo, minsan sampu-sampu ka nga eh. Pero minsan naisip ba natin kung ano epekto nito sa mga nasasaktan natin? Masarap mag-two-time. Pag natapos ka sa isa, lilipat ka naman sa isa. Tapos sa iba naman hanggang sa magsawa ka. Tapos iiwan mo lang. Kasi may nakita kang mas gwapo o mas maganda sa kanya. Minsan pag nag-away kayo ng number one mo, damay-damay pati yung second, third, and so forth. Kawawa naman sila, no? Samantalang wala naman silang ginagawa sa'yo kung di ang intindihin ka at mahalin lang. Bakit nga kaya masarap mag-two-time? Kasi hingga marunong makontento sa kung anong meron ng girlfriend or boyfriend mo?
kasi meron mas better sa present mo? O baka naman kasi selfish ka, ayaw mong i-let go yung present mo if it's for your own sake kahit nasasaktan mo na siya? Kasi ano? Kasi sarili mo lang iniisip mo. Eh paano kung gawin sa'yo yun? Sa tingin mo makakaya mo? Sa tingin mo okay lang sa'yo? Di ba masakit din? Tsaka, saka mo malalaman na mahal mo pala talaga siya pag may mahal na siyang iba, pag hindi na ikaw ang mahal niya. Guys, masarap pagmahal at mahalin. Sana lang, marunong tayong makuntento sa ibinigay sa atin. Tayo-tayo na nga lang ang nagkakaintindihan, tapos tayo-tayo pa ang nagtataluhan. Guys, wake up! Mahalin yung mga girlfriends, boyfriends nyo. Be loyal! Sorry sa mga natatamaan ko, ginigising ko lang kayo sa matagal yung pagkakatulog. Baka kasi pagkising nyo, wala na yung taong digmamahal sa inyo ng totoo.